With you, darling, kung sa maliit na kapilya na lang tayo magpakasal. What is all right with you is all right with me. Total, ang gusto ko eh, ay isang simple nakasal. Sa ganyang bahay tayo titira. And later on, pagka malaki nakita ko, papagawa kita ng mansion sa may Forbes Park. You're dreaming again. Pagka nagkaanak tayo, gusto ko ganyang karami. Para masaya. Kung gayon, ay hindi mong ganang dapat natin pagawa. Hindi nursery. Wala yan. Pag tumanda tayo, mas sweet tayo dyan. Mas loving pa. A penny for your thought. Takot ko naman sa'yo. Kala ko kung sino ka na. Masyado ko naman nerviosa eh. Ewan ko nga ba. Itong mga huling araw ay madalas akong makakita ng mga pangitain. Para bang may masamang mangyayari. Natatakot tuloy ako eh. Don't let it bother you, darling. Imagination mo lang yun. Sana nakilala ni Albert at i-announce ko ang aming wedding. Ay, teka, magpapahanda ako ng hapunan. Dito ka na kumain, ha? Gabi na, Delia. Kailangan na sa iyo magpahinga. Maghapon ka nang nasa labas. Wag na, Delia.
Magpahinga ka na lang at I'll just see you tomorrow. Call me up pagdating mo sa inyo, ha? Magpapaalam na ho ako, Doña Belen. Ano? Doña? Adios. Good night, darling, and sweet dreams. Good night. Lola, bakit naman gano'n ang pakikitungo mo kay Albert? Sapagkat hindi ko gusto ang kinikilos niya. Hindi pa man kayo kasali, parang asawa ng turing sa iyo. Ano mo naman sa Marun? Hindi mo ba alam na kayo na lamang pinag-uusapan ng mga taga rito? Dahil sa sobrang pag-alis-alis ninyo, nakakahiya. Wala akong parang ginagawa. Kaya wala akong parang dapat ikahiya. Ewan ko. Sa simula-simula pa'y talagang wala akong kamur-amur sa Alberto niya. Para bang gagawa nung hindi mabuti? Ang lola naman. At bakit? Hindi mo ba alam na kinakasangkapang ka lamang yan upang maging isang panyag na psychiatrist? We have money and plenty of connections. Kaya, hindi totoo yan, lola. Alam ko kung bakit ganyan na lang pagtanggil niyo kay Anto. Sapagkat gusto ninyong kay Carlos ako pakasal. Siyang nararapat. Sapagkat may pagkakindo na kita sa mga magulang ni Carlos. Lola, sa panahon ito ay hindi na uso ang kasunduan. Isa pa, wala ko akong damdamin kay Carlos. Si Albert ang iniibig. Ang inaalaala ko ay ang kapakanan mo, Iha. Hindi ka bubuhayin ng pag-ibig. Samantalang kung si Carlos ang mapapangasawa mo, nakatitiya ka na sa iyong kinabukasan. Huli na para pagtalunan pa natin yan, Lola. Engaged to be married na kami ni Albert. Oh, Albert, ang bilis mo naman yata nakarating sa bahay niyo. Isang double crosser. Salawan. Ano bang pinagsasabi mo? Alam ko may ipakang lalaking iniibig. Si Carlos, hindi ba? Don't be silly, Albert. Pagbabayaran mo ang ginawa mong kutak sila. Double crosser. Cheater. Albert, ano bang nangyayari sa'yo? Gumagawa ko yata ng paraan para magka-break tayo. Hello? Hello? Albert, hello? Bakit? Anong pinagtatalunan ninyo ni Albert? Nakapagtataka. Boses na ni Albert, ngunit parang hindi siya. Ibang-ibang, Magtataka ka pa. Lumalabas lamang ang natural ng Alberto niyan. Talagang wala akong kumpiyansa sa tao niya. Good evening, ho. Good evening, Iho. Halika, salika. Mabuti, nagbalik ka. Andito na si Delia. Ahoy, ah. Sabihin mo sa senyorita mo, nandito na si Carlos. Apo, senyora. Anong gusto mong drinks, Iho? Wala, ho. Salamat po. Ang mama mo, bakit hindi mo sinabi? Meron ho siyang pinuntahan, eh. Iniatid ko nga ho muna bago ko natungo dito sa inyo. Good evening. Hello. Thank you. Siya, maiwan ko muna kayo, no? Meron lang ako titingnan sa labas. Opo.
para sa'yo. I doubt it very much, Carlos. Malakit na akong kasal. Hanggang hindi kayo nakakasal, ay hindi ako mawawala ng pag-asa. So please, don't ask me to stop loving you. Because I won't. Ikaw ang bahala. Ngunit sinasabi ko sa'yo, maaari lamang kitang ibigin bilang isang kaibigan. And that's all. I'll settle for that. Pakisabi mo na lang sa Lola Bilero na umalis na ako. Don't worry. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya nga kailangan makasal kaagad kami ni Delia para mapasa akin na ang kanyang kayamanan. Can't you see I'm doing this for your baby and my... Anong ginawa mo sa kanya? Wala ho. Kita mo nag-i-hysteria. Akala ko ba'y nagpaalam ka na? Bakit narito ka pa? Tinawagan ho kasi ako ni Delia sa telepono at pinababalik ako rito. Hindi totoo yan. Hindi kita tinatawag. Nakita kitang... Lola, may nakita akong babaeng sinatay sa
sa ating landian. Ano? Kailan? Kani-kani na lang ho. That's impossible. Kadadaan ko lang doon at wala akong nakita. Kaya na, tignan natin. Sabi ko na sa'yo kanina eh, dito ako nagdaan at wala akong nakitang kahit sino man. Kinikita-kita ko ang buong pangyayari. Baka guni-guni mo lamang yun eh, ha? Hindi ho, Lola. Nakilala ko pa nga yung lalaki. Darling, you're just imagining things. May kagagawa ng lahat na ito. Delia, ano bang pinagsasabi? Huwag mawawakan! Layuan mo ko. Layuan mo ko. Mabuti pa'y umalis ka na, Albert. Kami na ni Judy ang bahala dito. Umalis ka na. Sedative na yun. Kalimutan mo na yung mangyari kanina. Walang anuman yun. Narito si Judy sa labas. Kung may kailangan ka. Nighty, ha? Hello. Binabalaan kita, Delia. Huwag kang magkakamaling magsuplong sa pulis tungkol sa nakita mo kanina. At kung hindi, ay papatayin kita. Papatayin kita.
Bakit ka tumatakbo? May nagulog sa akin ang paso. Kamutik na akong tamaan eh. Saan ang galing ang paso? Doon! Doon sa taas! Doon sa aking terasa! Halika sa taas, tingnan natin. Halika, akong bahala sa iyo. Halika na. Tayo na. Yung palang pusa niya may galgon eh. Siguro nabundol niya yung paso, pagtalon. Now you may relax. There's nothing to fear. Opo ka. Dalan mo rin ang gift ni Carlo. Delia, anong nangyari? Hello? Sino ito? Hello? This is the telephone company checking your line, ma'am. PLDT lang naman pala eh. Chine-check ang ating linya. Hello? Tandaan mo sinabi ko, Delia. Papatayin kita. Papatayin kita. Ano bang nangyayari sa iyo, Delia? Pinagbabantaan ako. Ano bang kalukuhan na pinagsasabi mo? Hello? Hello? Is your telephone all right, ma'am? Oh, yes. It's all right. Thank you. Sino ang kausap niyo? Eh, telephone operator sabi eh. Chinicheck ang ating linya. Hindi ho. Ibang lalaking kumausap sa akin. Baka naman party line na naloloko. Mabuti pa huwag mo nang pansinin. Energising ka lamang. Pahinga ka na, ha?
What's the matter? Naparito ka para ituloy mo banta mo sa telepono, na? Anong banta ang pinagsasabi mo? Totoong tumawag ko sa telepono at ang nakausap ko ay si Lola Belen. Hindi ka nga pinatawag eh. Sinungaling. Kausap mo ako sa telepono at pinagbantaan mo akong papatayin kapag nagsumbong ako sa mga pulis. That's ridiculous. Bakit kita pagbabantaan? At ano naman ang dapat mo isumbong sa mga pulis? Babaeng pinatay mo. Nakita kita. Nakita ko. Pinatay mo siya. Hindi totoo yun. It's not true and you know it. Guni-guni mo lamang yun. Guni-guni pala. Anong ibig sabihin nito? Lugar na pinagpatayan mo ng iyong victim. But that's impossible. Huwag ka mag-alala. Hindi kita isusuklo sa may kapangyarihan. Layuan mo lang ako at huwag mo na akong guluhin. Just leave me alone. Delia, please let me explain. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka na. Umalis ka na! Delia. Delia, please. Listen to me. Hindi totoo ang... Narinig mo ang sinabi niya? Maaari bang umalis ka na? Ngunit, Lola Belen. Saka ka na magpaliwanag. Kailangan magpahinga na si Delia. Ay, naiyak. Hello? Huwag kang magkakamaling isuplong ako, Delia. Kung hindi ay papatayin kita. Maaari ba? Tigilan mo ko? Tigilan mo ko! Hindi ako magsusubuhin! Hindi! Delia. Delia. Hindi ka makakaligtas sa akin, Delia. Lagi kitang susubaybayan.
papatayin kita sa oras na magkamali ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Ha ha ha!
kapatid niyo ang Yolanda. Kung matapag niya, nakarito tayo para magpatingin sa doktor. That's right, Delia. Pati ka akong magpapacheck up din. Hindi niyo ako malalok. Alam ko kaya ninyo ako dinarito. Bakit ko lang? Kakamali ka, Iha. Nakarito tayo para magpatingin sa doktor. We're just trying to help you, Delia. Hindi ako mapayag na ikulong ninyo dito. Hindi ako baliw. Naiintindihan ninyo. Hindi ako baliw. Hindi! Hindi! Delia! Delia! Good morning, sir. Good morning. Come in. Sir, yung bago nating admission, si Delia Mijares. What about her? She's... Well, sir, she's my girlfriend, sir. Kumari ho sana, sir, eh. Hihilingi kong ako nang i-assign niyo sa kanya. I hope you understand why I'm asking this favor. I think I can trust you. Thank you very much, sir. Yeah. Tingnan natin siya. Kalagan mo ako dito! Impaka! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Makikita ninyo. Mahuhuli ko kayo sa metro ko. Ipakukulong ko kayo lahat! Mga sira ang ulo! Lungulo ko! Delia. Sa kapang mater, huwag kang lalapit.
Sisigaw ako! Sisigaw ako! Delia, please try to understand. Narito kami lahat upang tulungan ka. Sinungaling! Puro kayo mga sinungaling! Pinagkakalitan ninyo ang lahat. Kayo ng mga lola! Alam ko kung bakit gusto ninyo kumakulong dito, eh. Gusto ninyo masari ng ako sa labi. Ano? Nagkakamali ka, Delia. Anong nagkakamali? Bakit ninyo ako tinali dito na parang hayop? Pakawalan ninyo ako! Pakawalan ninyo ako! Pakawalan ninyo ako! Pakawalan ninyo ako dito! Pakawalan ninyo ako dito! Pakawalan ninyo ako! Observasyon ko kanina. Ang case ni Delia hindi dapat maasahan sa'yo. Bakit ho? Akala ko ba'y malaki ang tiwala niyo sa'kin? Malaki ang pagtitiwala ko si Albert. Ngunit ang pasyente ay wala pa. Bukod sa galit siya sa'yo, ay takot pa. Ayan na sa'yo, Doctor. You must know the consequence. Precisely, sir. Kanya nga ho gusto kong akong tumingin sa kanya. I don't know how or why. Ngunit alam ko na ako ang isa sa naging dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ang inalala ko, baka kung lagi kanyang makikita, ay baka lalong lumala ang kanyang karamdaman. I don't think so, sir. Sapagkat ako ang higit na nakakaalam ng kanyang pag-uugali. Kaya mas madali kong matutuklasan kung ano ang nagiging dahilan ng kanyang mental block. Please, Dr. Rodriguez, give me this chance to help her. Very well. Kaya na Ms. De La Rosa ang asahin dyan. She'll be great help to you. Thank you. Thank you very much, sir. Good luck. Kailangan nga namin isang bagay na malaga. At mahal kay Delia. Tulad ng music box na sinasabi ni Albert. Ayun. Ang music box na regalo ng Judas na yon? Naku, hindi. Baka sa halip na gumaling ang apo ko eh. Tuluyan ng maloka. Doña Belen, lahat ng paraan ay kailangan gawin natin upang marumbalik ang dating isip ni Delia. Maaaring kung makita niya at marinig ang music box na yan, ay makaalala niya ang nakaraan, tulad ng sinasabi ni Albert. At anong kinalaman ng Albert na yon? Siya ang tumitingin kay Delia. Naku, Doktor. Huwag niyong pagkatiwala ang apo ko sa oportunistang yun. Baka kung ano pa ang gawin niya kay Delia. Hindi naman ho siguro. Kilala ko si Albert. Napagkakatiwala ko siya. Kahit na. Basta wala akong tiwala sa taong yun. Diskumpiyado ako sa pagmumukha noon. Hindi yan ang mahalaga, Doña Belen. Kung gusto niyong gumalingan yung apo, makipag-cooperate kayo sa amin. Bueno, kung inaakala niyo makakatulong ang music box na yun, kayo ang bahala. Sandali lang at kukunin ko. Salamat, ha.
You may go now. Narunong ako sa labas kung may kailangan kayo. Thank you. Huwag kang matakot, Delia. Di naman kita sasaktan eh. Mahiga ka na at mag-relax ka. Sige na. Ibibigay ko lang sana sa'yo itong music box. Come on, take it. It's yours. Naalala mo ba ba nung bigay ko sa'yo yung music box na yan? I gave it to you as an engagement gift. Remember? And remember your promise? Na kahit na anong mangyari, ay lagi mong aalalahanin ang awiting yan. Now, do you remember, darling? Hindi pa. Sumigat pa nga noon, kaya bigla tayo umuwi. At nang umuwi tayo, galit na galit ang lola. Ituloy ako pinakain. Excuse me, doctor. Sandali lang, Delia. Thank you.
Ganda, no? Pahiwang, ha? Hoy! Saan mo dadalhin yan? Uuwi ko sa amin, bakit? Anong iuuwi? Akin na yan! Akin yata to! Anong iyo? Loka ka talaga, no? Mangihiram ka pa kapag katapos eh. Aangkinin mo. Akin na yan! Ayoko, akin to ah! Akin na sa abdi yan eh! Mama! Ako si Delia! Ay nagawa na ruwang ko ah! Akin yata to! Akin po yung sulong na yan! Tiga kayo! Yun si Delia! Ay nagawa to na ruwang ko! Akin to eh! Ako pa'y maniwala dyan. Akin mo talaga yan eh. Hiram lang yun sa akin. Huwag ka sinungaling! Magagalit sa'yo ang Papa Diyos! Hoy, ikaw! Huli-huli ah! Huwag kang makikialam ng mga gamit na hindi sa'yo. Masama yun! Eh, pero totoo akin mo yung bakit na yung regalo sa akin yan eh! Ano regalo? Binili yata ito ng mami ko doon sa malayo-malayo! Akin na yan! Sige! Akin na! Sige! Sinabi ko siya, sige! Uy, tama na! Ang mabuti yata sa'yo ay ibalik ka na doon sa dati mong kwarto at nang hindi ka na nang kukulori ko, ha? Halika! Pero! Ano pero? Halika na! Tang tang tadang tang.
Dela. Huwag mo akong hawakan! Alam kong papatay mo ko! Dela, you're very wrong, Dela. Layuan mo ko. Lumayas ka! Lumayas ka! Manloloko! Lumayas ka! Albert, kailangan kasi emergency room. Ngayon din. Albert, we have to go. Bakit ka iiyak? Huwag ka matakot sa kanya. Walang pwedeng tao yun. Talagang walang iya yung mga lalaki. Dapat sa kanila patayin. Tara! Dapat nga ipatayin. Kasi, bayan isang bayan nun eh. Yan ang kukulong sa atin ito, di ba? Patayin mo. Patayin mo, ha? Para wala tayong kaaway. Delia, anong ginagawa mo rito? Nagagalit ko ba? Hindi. Ba't ako magagalit? Nagtataka lang ako kung paano ka nakapunta rito. Naglakad ako eh. Upo ka. Huwag na. Delia, may kailangan ka pa sa akin? What can I do for you? Papatay kita! Papatay kita! Papatay kita! Tayo! Prepare the patient, please. Thank you.
Delia. Ano nangyayari dito? Ito! By the way, Carlos, what can I do for you? Gusto lang kitang kumustahin tungkol kay Delia. Tungkol sa kanya kalagayan. Adak, how is she doing? She's fine at malaki ang pag-asa niyang gumaling. Siya nga? Gano'n siya katagal bago gumaling? I mean, totally cured. I can't say definitely. Pero sa palagay ko hindi na magtatagal at mababalik din siya sa kanyang dating isipan. I'm glad to hear that. Kung sa bagay, kahit anong kalagayan ni Delia, I'm still willing to marry her. Ganon ko siya kamahal daw. Kung gayon, dalawa pala tayo nagmamahal sa kanya. At ako hindi lamang niya boyfriend. Kung hindi isang doktor, na walang ibang hangat kundi ang mapagaling siya. Alam ko hindi mo siya pababayan daw. I only hope that things will turn out right for all of us. I hope so too. Well, Doc, good luck. Dadalawin ko lamang si Delia. See you. Senyorita, nandito na po ang pagkain ninyo. Ayaw kong kumain. Hindi maaari. Yon ang pili ng doktor. Kaya kinakailangan kumain ka! Sinabi ng ayaw! Ikaw ay talagang maldita! Anong nangyayari dito? Kasi ho itong pasyente. Masyado matigas ang ulo. Miss Lopez, may sakit siya. At kaya nandito dito para gamutin. Kaya kinakailangan, alalayan din natin siya. Mabuti pa kaya kumuha ka ulit ng pagkain. Yes, Doctor. Hindi mo kinainit. Isusupalpal ko sa bunganga mo! Hello, Delia. Carlos, mabuti dumating ka.
Ang madalas na makatandarawin dito, kaya lang kung magkami siya, nitulog ka. O kaya nasa klinika ka ng doktor. Eh, kaya hindi lang kita ini-store mo. Kasi nga pala, pinagdalap na ng favorite mo. Thank you, ha? Talagang very thoughtful ka. Alam mo, ginugutom nila ako dito eh. Madalas kung ano-ano lang pinapakain nila sa akin. Hayaan mo at lagi kitang dadala ng pagkain. Kailan niyo ba ako ilalabas ng lola? Kasi, naiinis na ako dito eh. Pinapabayaan nila akong mag-isa. Kahit nagmamakaawa na ako, ayaw pa nila akong pansinin. Puro sila sa bahay eh. Kaya kaaway ko sila lahat. Ikaw lang ang kaibigan ko eh. Kasi, mabait ka sa akin eh. Narito naman si Albert at mahal ka niya, di ba? Anong mahal? Ganun ba ang mahal? Lagi niya ako sinasaktan. At alam mo ba? Isa siyang madre. Pati ako gustong patayin eh. Sisisi nga ako kung bakit siya pang minahal ko. At hindi ikaw. Hindi pa huli ang lahat para magbago ko ng isa. Oo nga pala, no? Carlos, kung talagang mahal mo ako, ilalabas mo ako sa impyerno nito. Magdana tayo, magpakasal tayo. Yan nga ang gagawin ko. Pero hindi pa ngayon. Pa. Natatakot lang ako. Baka kung anong gawin nila sa akin. Lalo na si Albert eh. Babe, don't worry. They won't harm you. We're going on a world tour on our honeymoon. Promise? Promise, ha? Ha? Oh, promise. Maghihintay lamang tayo ng magandang pagkakataon. Thank you. Talagang may mga taong bulag na. E manhid pa. Ako ba ang kinakausap mo? Eh, sino ba? Hindi naman yata ako naluloka para makipag-usap sa hangin. What's the matter with you? Ang sarili mo at huwag ako. Bakit nga ba? How can you be so blind? Hanggang ngayon pa naman ay hindi mo pa nalalaman kung bakit ako nagkakaganito. Kailangan bang ako pa magpahayag sa'yo ng pag-ibig? Lloyd, alam kong matalik tayong magkaibigan. And we've been working together since I was an intern. That's right. And I've been in love with you even then. I'm flattered to hear that, Lloyda. Ngunit alam mo namang engaged na ako. Kanino? Kay Delia na isang luka-luka? Mahal na mahal ko si Delia. Gagawin ko ang lahat upang mapagaling siya. But why waste your future on a crazy girl? Hindi mo alam kung kailan siya gagaling. O kung gagaling pa siya. But I'm willing to wait a lifetime, Lloyda. Thank you.
Pero, bakit kailangan sayangin mo ang iyong magandang pagkakatiwala? Dahil lamang sa isang baliho. Narito naman ako. I can give you everything a man wants from a woman. I can make you very happy. You don't understand that. I'm in love with Delia. Baloney, ang sabihin mo, interesado ka sa kayamanan niya. Nagkakamali ka, Loida. Kaya, paano magtsatsaga ang isang doktor na katulad mo na mag-alaga ng isang baliho kung hindi niya alam na makikinabang siya sa salapi ng kanyang pasyente? Nasabi ko na sa iyo ang dahilan, Loida. Ang sabihin mo, mukha kang salapi. Hindi si Delia ang iniibig mo, kundi ang kanyang kayamanan. I'm sorry, Loida. Nabigla ako eh. I'm really sorry, Loida. Pero dadating ang araw na makakatagpo man ng isang lalaking higit sa akin. And you're going to thank me for this. Palipas!
yung mga attendants, mga doktor na yan ang sira. Hindi kami. Hindi ako pala hindi! I have a feeling na hindi na magtataga. Nagagaling na yung pasyente. Yan din ang palagay ko. Sandali lang. Sorry kung mali ang ginawa ko kanina. Kasi punong-puno na ako sa mga ginagawa nila eh. Tama naman yung ginawa mo eh. It just proves that you're different from them. I know there's something wrong with me. But I'm not crazy. Alam ko ang mga nangyayari. Kaya lang minsan ay parang nawawala ako sa aking sarili. May oras na bigla na lamang ako natatak at inaatake. Hanggat narito ako, wala kang dapat ikatakot. Talisin mo sa iyong isipan na may masama akong tangka sa'yo. I love you very much and I'm here to help you. So please have faith in me. I love you, Delia. I love you very much. At kung mahal mo pa rin ako, ay pipilitin mong maalala ang nakaraan. Now, try to remember what happened. Ano ang kinatatakutan mo at bakit mo naisip na gusto kitang patayin? Hindi ba? Lagi mo akong tinatawagan sa telepono. At pinagbabantaan. Nagkakamali ka, Delia. Hindi tayo nagkakausap sa telepono. At lalong hindi kita pinagbabantaan. Lagi ko narinig ang iyong buwan sa akin. At pati noon sa bahay. Lagi ko rin narinig. Bakit? Nananako. Pakinggan mo mabuti ang boses ko, Delia. Ako ba talaga ang naririnig mong nagsasalita sa iyong silid? At sa palagay mo ba eh, gagawin ko ang pagbantaan ka. Gayong, alam mo namang mahal na mahal kita. Pero, kaboses mo yung tinig. Medyo, parang naiiba lamang. Dahil parang nanggagaling sa malayo. Mahina o malakas ang tinig? Iba-iba. At parang may ugo. Basta, nangihilabot ako tuwing maririnig ko ang tinig na yun. Hello? Dr. Albert? Speaking.
ka sa ospital na yan. At huwag mo nang pakikialaman si Delia. Pabayaan mo siya. Sino ka para pagbawalan ako? Huwag mo nang alamin pa. Basta gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo. At kung hindi kita sundin? Papatayin kita. Naintindihan mo? Papatayin kita. Hello? Hello? Dito. Sorry ho kung pumasok ako rito nang walang permiso. Ano hinahanap mo dyan? Ito ho. Ano yan? Speaker ho. Ang akala ko'y guni-guni lamang ni Delia ang lahat. Yung pala'y talagang may mga narinig siyang boses. At yan ay gawa-gawa lamang ng isang tao upang siya itakutin. Ngunit, sino naman kaya ang mananakot kay Delia? At ano naman ang dapat niyang ikatakot? Yan ho ang hihingi ko sa inyo ng paliwanag. Bakit natatakot si Delia kapag nakakita siya ng maraming dugo? At bakit sa tuwing kukulog at kikidlat, ay nag-i-hysteria siya? Bakit? Ano ang dahilan?
Doktor o detective, bakit kailangan ungkatin mo pa ang nakaraan? Pagkat malaking may tutulong yan sa ginagawa kong pagsusuri kay Delia, kailangan malaman ko kung anong nagiging dahilan ng kanyang mental block at kung bakit siya nagka-phobia sa akin. Ikaw ang dapat makaalam yan kung bakit siya natakot sa iyo. Doña Belen, alam kong sa simula't simula pa'y di kayo sangayon sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito'y hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ay ang kapakanan ni Delia. Kung mahal ninyo ang inyong apo, at ibig niyong sa'yo gumaling kaagad, ay pagtatapat ninyo sa akin ang dahilan ng pagiging nerbiyosa niya. Bago pa ipanganak si Delia, ay namatay ang kanyang papa. At nagkaroon ng nervous breakdown ng kanyang mama. Ayon sa doktor, ay naka-epekto ito sa bata. Ngunit, higit pa sa riyan, ay nagkaroon ng isang malubhang pangyayari. Pagkalipas ng 5 taon, isang gabi, nang mangyari ang aksidente niyo, ay naging nerviosa na si Delia. Sa tuwing kukulog at kikidlat, ay nanginginig siya sa takot na para bang nakikita niya ang malagim na nangyari sa kanyang ina. Maraming salamat ho. Babalik na ho muna ako sa ospital at meron pa akong aasik kasuhin doon eh. Albert, di ba? At si Delia ang nagiging sagabal sa inyo. So let's get with the fur. Now. Wala yun sa ating kasunduan. Umayon yung kong tulungan ka na talaga sinasisiraan na ng bay si Delia. Ngunit wala sa usapan natin ang patay siya. It's the same thing. Kaya kung gusto mong maging iyo si Albert, do as I say. Gusto kong masarili si Albert. Ngunit hindi sa ganyang paraan. Gawin mo ang gusto mong gawin, but I want to be part of it. Ayaw kong masangkot sa gagawin mo. It's too late with Papa Gloria. Napisto na ni Albert ang mic at speaker na inlagay natin sa kwarto ni Delia. Kaya kailangan iligpit muna sila bago tayo supong sa pulis. Hindi. Hindi ako papayag saktan ng pati si Albert. Hindi. Ah!
sorry. Oh, good evening, Doctor. Good evening. Sa tabo na ipaliliwanag sa'yo. Dalihan mo pakamabot ang patay dito. Nino! Basta dalihan mo. Halika na. Bilisan mo. Hindi ka makaliligtas sa akin, Delia. Papatayin kita! Alam ko narito ka, Delia. Kahit saan ka magtago ay matatagpuan kita. Hindi ka makakaligtas sa akin.
Alam mo ba, Delia, na pinakaihiibig kita. Ngunit ano ang ginawa mo? Si Albert ang pinili mong pakasalan. Nurse, nasa si Delia. Wala siya sa kanyang kwarto eh. Kasama siya ng isang doktor. Oo, pero parang baguhan dito yun eh. Ngayon ko lang nakita. Alam mo, kamukha siya ng isang bibisita kay Delia. At hindi ko gusto ang kanyang mga kilos. Eh, saan sila patungo? Doon sa motor pool. Salamat ha. Delia?
Delia? Delia? Delia? Ano nangyari sa akin? Bakit ako narito? Anong ginagawa natin dito? It's a long story. To make it short, you just woke up from a bad dream. A bad dream? Oo. Isang masamang panaginip na dapat mong kalimutan. Wala kang dapat gawin kung hindi ang alalahanin ng masasayang sandali sa ating buhay. And from there on, we're going to start a new life together. The nightmare is over. Thank you.